Ang nilalaman ng ating video. What the was that? Alex? I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Mula sa dalagang natakot sa isang tunnel water slide, ang nakakatakot na pagpapakita ng isang Wendigo sa kagubatan hanggang sa aswang sa kakahuyan, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Viral naman ang video na ito sa TikTok na may milyong-milyong views na sa kasalukuyan, na kung saan, ang babaeng ito, noong una ay makikita na normal lamang ang kanyang reaction habang nagsisimulang mag-slide sa isang tunnel water slide. Subalit ng kalaunan ay makikita na sumisigaw na ito sa takot dahil sa tila ba walang katapusan ang tunnel na kanyang dinaraanan. Makikita rin na halos mangiyak-ngiyak na ito sa kakasigaw dala ng kanyang takot, marahil sa dilim at haba ng kanyang dinaraanan na tunnel water slide. Ang motor rider namang ito mula sa India, habang binabagtas nito ang isang madilim na kalsada, ay bigla na lamang itong may nakitang nakaputing babae na hinihinalang isang white lady. Pagmasdan ninyong mabuti. Ang sumunod namang video na ito na mula rin sa bansang India, na kung saan, habang dumadaan sa Chick McClure Hill Road ang tatlong magkakaibigan na ito, na sinasabi din na madalas may nagpapakitang isang babaeng nakaputi sa kalsadang ito na nagiging sanhi ng mga aksidente sa lugar. Ay bigla na lamang may makikita at madadaanan itong isang babae sa gilid ng kalsadang ito na halos masagasaan na nila ito. Panoorin ninyong mabuti. Makikita sa video ang nakatayong babae buhat sa gilid ng makitid na kalsadang ito. Subalit mapapansin na tila ba hindi man lamang ito gumalaw o tumabi man lamang gayong nakikita naman niya na may paparating na sasakyan. Hinihinala nila na ito ang sinasabing babaeng nagpapakita palagi sa gabi na nagiging sanhi ng mga aksidente sa nasabing kalsada. Ang grupo naman ng magkakaibigan na ito, matapos magdesisyon na magkampang sa isang kagubatan, ay bigla na lamang makakaranas ang mga ito ng kababalaghan habang nagkakasiyahan sa loob ng kagubatang ito.
Noong una ay mga kakaibang ingay lamang ang kanilang naririnig, subalit ito ang nakuhanan ng kanilang camera. Panoorin ninyong mabuti. Have you ever seen Avatar The Last Airbender? Look at those chicken and biscuits you got! Who the heck put more stuff on the fire? I did. Wait, what? Yeah, I know, for legit though, like, Alexis has been gone for so freaking long trying to actually do. Okay, but you gotta track to go find it. Yeah, you do, but this has been too long. 10 minutes, she'll be back. Makikita sa video na nagkakasiyahan ang mga magkakaibigan na ito. Dito ay makikita ang mga pagkain, nanunood din sila ng television habang may campfire sa kanilang gitna. Samantala, ang isa nilang kasamahang babae ay nagpaalam lamang na mag-CCR, subalit napansin nila na matagal na itong nawala pero hindi pa rin ito bumabalik. Dahil dito, ang kanyang kaibigan ay nagpasyang sundan at hanapin ang kasamahan nilang babae dahil nag-aalala na ang mga ito. At ito ang susunod na pangyayari. Panoorin ninyong mabuti. Oh, oh man. What? It's been 10 minutes. Devin? Yet, bro. No. Can a couple of people just come with me just to make sure we're good? No, but Devin. I don't think she's in. Alexis? 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 Can't see it very well. Yeah. What the f is that? Okay. Wait. Okay, be careful. Oh God. Nang umalis sila sa kanilang camping site upang hanapin ang kanilang kasamahan, dito ay napadpad sila habang naglalakad sa isang kakahuyan. Dito ay natakot sila dahil sa kanilang narinig na mga kaluskos sa nasabing lugar, at dito ay inisip nila na baka may nagtatagong nilalang sa kakahuyan na ito. At ito ang makukuhanan nila ng camera. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang bigla na lamang pagsulpot ng isang nilalang mula sa kakahuyang ito. Noong una ay makikita na tila ba normal lamang itong tao, subalit kung inyong pagmamasdan mabuti, ang nasabing nilalang ay makikitang may apat na mga kamay. Matapos itong mag-viral sa internet ay agad itong pinagdebatihan at sari-saring espekulasyon ang lumabas. May nagsasabi na fake lamang ito. Subalit may nagsasabi na din na tunay ang footage na ito at ang nilalang na kanilang nakuhanan ng camera ay ang tinatawag nilang The Rake. Kayo, ano naman ang opinion nyo sa nakita nilang nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Si Jesse kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay pinasok at pinasyala naman ang isang kagubatang ito na matatagpuan sa Ontario, Canada. Matapos makaranas sila ng kakaiba at strange na pangyayari sa loob ng kakahuyang ito, dito naman ay susubukan ni Jesse na maghanap sa kagubatang ito ng sinasabi nilang Wendigo. Ang Wendigo ay isang mythological creature o isang evil spirit. Ang nasabing nilalang ay nag-originated sa North America. Ang Wendigo, ayon sa alamat, ay isang makapangyarihang halimaw sa gubat na kung saan ay kanyang kinakain ang kanyang mga nabibiktima. Sinasabi rin na ang Wendigo ay may kakayahang mag-transform bilang isang tao. What the... Dahil sa napapabalitang pagpapakita ng Wendigo sa lugar, lalo na sa gabi, dito ay nag-imbestiga si Jesse upang malaman kung totoo ba na may nagpapakita at gumagalang Wendigo sa kagubatang ito. At ito ang nakuhanan ng kanyang camera. Panoorin ninyong mabuti. Oh my God! The other one's right here! Wendigo! I got one. I can hear him screaming from that side. I can hear him screaming. Look how high this is, guys. Man, I knew they were... Oh!
Dito ay mahirap masabi kung Wendigo nga ba ang naririnig na ingay ni Jesse sa loob ng kagubatang ito. Dahil dito ay nagpatuloy pa rin siya sa pag-e-explore sa loob ng kakahuyang ito. Sa kanyang pangalawang encounter sa nasabing nilalang, dito ay may kakaibang mangyayari. Panoorin ninyo kung ano ang susunod na mangyayari. Guys, 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 oh my god, what the f*** is that? Oh, another one. Show yourself! Makikita sa video ang isang nilalang na may mapupulang mga mata at maririnig din ang nakakakilabot na ungol nito. May mga viewers ang nagsasabi na ang ingay o ungol na ito ay maaaring sa wolf. Subalit sa pangatlong footage niya na encounter sa nasabing nilalang, ayon sa mga viewers, mas tumibay ang kanilang paniniwala na ang nakitang nilalang ni Jesse ay isang ang Wendigo. Pagmasdan ninyong mabuti. This was captured on my last livestream. Way up in the trees. What the hell is that? Makikita sa video ang isang humanoid creature na nagtatago sa isang puno habang naka-livestream si Jesse. Ang ikaapat na footage naman na ipinakita ni Jesse na ayon sa kanyang mga viewers ay mas lalo silang nakaramdam ng takot. Panoorin ninyong mabuti ang susunod na mangyayari. Coming down, man. I got something screaming down there. I don't know what this is, man. Something screaming down there, man. Something real big, guys. What the? Makikita sa video ang pares nitong mga mata na umiilaw buhat sa madilim na kakahuyang ito na tila ba sinusundan si Jesse ng nilalang na ito. May mga viewers ang nagsasabi na isa itong Bigfoot, may nagsasabi din na isa nga itong Wendigo. Kayo ano naman ang masasabi nyo sa nilalang na ito? Ilagay lamang ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Si Budley Stones na isang YouTuber at paranormal experts, ay nag-upload ng isang video noong December 11, 2023 na kung saan ay naging palaisipan at nagdulot ito ng iba't ibang espekulasyon sa mga viewers dahil sa tema ng video na kanilang napanood. Makikita sa video na ito na si Budley ay sinubukang makipag-ugnayan sa kaluluwa ng isang patay na nagngangalang Brad. Subalit ang kinalabasan ng nasabing video ay naging misteryoso at palaisipan sa mga viewers. Habang nakikipag-usap si Budley sa nasabing espiritu, dito ay may nangyaring kababalaghan. Pagmasdan ninyong mabuti. Move it crossways. Move it towards Tony so it shows up on the camera grid. It's moving. It is moving. Yeah, go on. Tony says if you move it towards her, she'll have one. Move that one. She has no idea. Oh, it's moving. We're moving. Makikita sa video ang unti-unting paggalaw ng shot glass na nasa mesa. Pagmasdan ninyong mabuti. Stop. Keep pushing. Don't stop. Fuck Don't off. Stop. Keep pushing, Fuck Brad. Off. Go faster. Fuck off. Go faster. No go, go, go. No go, go, go. Ayon naman sa ibang viewers, ang condensation ng nasabing table ay siyang sanhi ng paggalaw ng nasabing shot glass. Subalit makikita sa video na hindi ito tumigil sa paggalaw, dahilan upang matakot ang maraming mga viewers. Tony's gonna come. Oh, it's moving towards you, Tony. Tony. Thank you, Brad. Oh, that's scary. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin itong pinagdedebatihan ng mga viewers. May nagsasabi na isa itong paranormal na pangyayari. May nagsasabi din na isa itong elaborate setup. May nagsasabi din na maaaring ito ang kino-contact nilang espiritu. Tony's gonna come. Oh, it's moving towards you, Tony. Tony. Thank you, Brad. Oh, that's ang video namang ito na mula sa bansang Indonesia
na kung saan, habang nag-e-explore ang isang ghost hunter na ito mula sa loob ng isang kakahuyan, ay bigla na lamang itong nakakita ng isang nakakatakot na nilalang. Sinasabi na ang nilalang na ito ay ang kinatatakutang aswang sa kakahuyan. Makikita rin sa video na nagkukubli ito mula sa isang puno ng balete at makikita rin na may mga nanlilisik na pulang mata ito. Panoorin ninyong mabuti. Ang YouTube channel na BTW Ama na hino-host ni Alex Ray kasama ang kanyang mga kaibigan, ay papasukin naman ng isang kinatatakutang haunted house. Dito ay napag-isipan nila na magkaroon ng challenge na kung saan ay mag-iistay sila sa loob ng haunted house na ito ng 24 oras. Ayon sa kalapit residente dito, halos gabi-gabi ay nakakarinig sila ng mga nakakakilabot na ingay na nagmumula sa loob ng abandonadong bahay na ito. Sa kanilang pagpasok pa lamang dito ay may nangyari ng kababalaghan. Dito rin ay biglang nag-malfunction ng isa nilang camera. Oh, my camera's f***ing up. No way. One sec. No, my camera, guys, I don't know what happened. My camera just turned off by itself. Huh? My camera died though. Kanila namang susunod na vavidihan ay ang sinasabing pinaka nakakatakot na lugar sa maliit na room na ito. If anyone's here, we're gonna have a break. No. If anyone's here, we just wanna film a video and we'll be gone like as soon as possible, like in about 24 hours basically. Dito naman ay nagsindi sila ng kandila sa paligid ng maliit na room na ito. We're gonna be putting candles everywhere on this room, so we have a lot of lights. Maximum light means no spirits will come in. And you know, every single drop from the rain, it just comes down and hits on the floor, and it just sounds like we're shooting cringy. Burn! Devil, be gone! Dito ay nagsimula na silang makaranas ng kababalaghan. Dito ay misteryosong bigla na lamang lumamig ang temperatura sa room na ito. Guys, I can't express to you how cold it is in here right now. I'm freezing. I thought this would be warm enough, but it's not. No, I heard something in there. Dito ay may naramdaman ng kakaiba si Alex ng mga oras na yon. Yo, don't. No. Stop. No, stop. You've been here for so long. I only got 2 bars left of battery, so I'm being really selective on what I'm filming. Oh, sake, man, it's freezing here. Nang lumipas pa ang ilang mga sandali, dito ay may narinig silang mga kakaibang ingay sa loob ng bahay. At ito ang sumunod na nangyari. What the was that? Alex? Oh my god. I think it's time to go. Let's go. This isn't good. No. Check what's there first. Go check it. No, man, what the f***? That wasn't you, yeah? Huh? That wasn't you. I swear to God, this ain't right. We can't be in it. Jenny's letting f***ing complete, bro. Is it you? Yes, just tell me right now. I'm being serious, that wasn't me. I'm holding the camera. Swear. On my dead brother's grave, that was not you. I swear on my dead brother's grave. Trust me. Get out of there quick. That was me. I'm holding. I got 2 hands. Dito ay nakarinig sila ng kakaibang movement buhat sa maliit na room na ito. Dito rin ay may napansin ng mga viewers na movement ng isang shadow figure buhat sa pintuan ng nasabing room. What the f*** was that? Alex? Dahil sa kanilang takot, ang kanilang challenge na 24 hours na pag-iistay sa nasabing room ay hindi na natuloy, sa halip ay lumisan na sila agad. Kayo ano naman ang masasabi nyo dito? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli nating kwentuhan.